Samantala, inaresto na ng mga otoridad ang dating Philippine basketball player na si Mark Cardona matapos na saksakin nito ang kanyang ex-girlfriend sa loob mismo ng kondo na tinutuluyan nito. Ayon sa balita, umano'y nagalit si Mark dahil ayaw makipagbalikan sa kanya ang kanyang ex-girlfriend. Ngunit bukod dito, high na high daw sa droga ang dating basketball player. Alamin nga natin mula kay Rocky kung ano ang totoo sa balitang ito. Rocky, totoo bang high na high sa droga itong si dating basketball player na si Mark Cardona? Rocky? Alam mo, Dennis, iyon ang sinasabi nitong ex-girlfriend, nitong si Mark Cardona, no, na pumunta sa kanyang condo unit, itong basketballista o dating basketballista, at ito ay high na high nga sa droga at gusto makipagbalikan sa kanya, pero nung tinanggihan niya, ito ay nanaksak na lamang bigla. Arestado ang dating PBA player na si Mark Cardona matapos na isuplong ito sa mga otoridad ng kanyang dating girlfriend na si Bianca Nicole Jacques. Ayon kay Bianca, dumating sa kanyang kondo sa Makati si Mark na high sa droga kung saan pinipilit umano siya nitong makipagbalikan, ngunit nang tanggihan niya ay sinaksak siya nito sa kaliwang braso noong May 5. Lumalabas naman sa report na nang makita umano ni Mark na duguan na ang kanyang ex-girlfriend ay ito rin daw mismo ang nagdala kay Bianca sa Makati Medical Center. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi naman ni Bianca ang kanyang version sa naturang pananaksak sa kanya ng dating basketball player habang nakahiga siya sa kanyang hospital bed. Anya, buhay siya at mga peke o mano ang mga naglalabasang balita dahil 2 taon na silang hiwalay ni Mark at bigla na lamang itong lumitaw sa kanyang kondo kung saan siya nakatira at ang kanyang 2 anak at sinaksak siya nito. Pinabulaanan din ni Bianca ang balita na nagkaroon sila ng matinding away bago ang pananaksak dahil ang totoo mano ay high ito sa droga at gusto nito makipagbalikan sa kanya na kanyang tinanggihan. Hindi rin umano siya sumigaw na masaksak na siya dahil ayaw niya magising ang kanyang mga anak kung saan ginawa umano niya ay pinakalma niya si Mark. Nanawagan din si Bianca sa media na mag-imbestiga muna bago maglabas ng mga artikulo dahil nakaka-frustrate umano makabasa at makarinig ng mga gawa-gawang balita. Kasabay nito, nagpasalamat naman si Bianca dahil buhay siya at sa braso lang siya nasaksak bagamat malaki umano ang ginawang damage nito sa kanya. Sa ngayon, Dennis, ay hindi pa alam kung kakasuhan itong ex-girlfriend, itong si Mark Cardona, itong dating basketballista dahil sa nangyari at aabangan na lamang natin kung sa mga susunod na araw kung ito nga ay kanyang palalakihin o kaya ay kanya na lamang patatawarin ang naturang dating basketballista. At yan ang muna aking balitang showbiz para sa DZRH Network News. Rocky, naglilingkod sa pagbabalita. At balik na muna sa iyo, Dennis. Maraming salamat, nagbabalita si Rocky. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.